ay ayaw ko na po talaga doon bumalik. Kaya tapos siguro sabihin nila sa akin na sige, babayaran ko kayo, bumalik kayo, hindi na, ayaw ko na po. Pag silip ko, nakita ko na yung pader na pabagsak, gumuho na yung pader. Tapos nyo, nagsisigaw na ako na ano, gumuho yung pader. Mga residenteng nawala ng tahanan sa pagguho ng pader sa Valenzuela, nahanapan na ng lilipatang lugar. Malaking bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila makararanas pa rin ng mga pag-ulan dahil sa epekto ng habagat. Kailangan ko may paliwanag. Ito po ay pangsamantala lamang. Hindi ito tatagal. Pagdating, tayo'y umaani na ng palay. Pagtatakda ng price cap sa bigas, pansamantala lamang ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tulong sa rice retailers na apektado ng price cap, tiniyak ng Pangulo. As a matter of procedure, we are already preparing the demand letter for Patrolman Gonzales to return the money. Retirement pay ng isang dating pulis na nagkasanang baril sa isang siklista, ipinababawi ng Philippine National Police. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nakaalis na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Jakarta, Indonesia para dumalo sa 43rd Association of Southeast Asian Nations Summit and related summits. Ilang mahalagang usapin tulad ng issue sa West Philippine Sea ang tatalakayin ng Pangulo sa multilateral forum. Samantala, sa kanyang pre-departure speech, ipinaliwanag ni Pangulo Marcos ang dahilan kung bakit kinakailangan magpatupad ng price ceiling sa bigas ang gobyerno. Mula sa Indonesia, ito ang balita ni Nel Maribuhok live. Nel, nakarating na ba ang Pangulo dyan sa Indonesia? At ano ang mga mahalagang paksa ang tatalakayin ni Pangulo Marcos sa SEN Summit? Monica, hindi pa dumarating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Indonesia kasama nga ang delegasyon ng Pilipinas para dumalo dito sa ASEAN Summit. Ilang mahalagang isyu ang tatalakay ni Pangulong Marcos sa kanyang pagdalo sa 43rd Association of Southeast Asian Nations Summit and related summits dito sa Indonesia. Sa kanyang pre-departure speech, sinabi ng Pangulo na bukod sa usapin sa West Philippine Sea, tatalakayin rin niya sa pulong ng ASEAN leaders at sa ibang mga bansa ang ukol sa food security, climate change at kapakanan ng migrant workers. My participation will highlight our advocacies in promoting a rules-based international order, including in the South China Sea, strengthening food security, calling for climate justice, tapping the potential of the digital and creative economies, protecting migrant workers in crisis situations, as well as combating trafficking in persons. Pagkakataon niya ang pulong na ito na palakasin ng ASEAN ang kooperasyon nito sa Australia, Canada, India, China, Japan, Korea, Estados Unidos at United Nations. 90 outcome documents ang tinatarget na mailabas ng ASEAN mula sa 3-day summit. Kabilang sa inaasahang ilalabas na statement ng ASEAN ay ang ukol sa food security at pagbibigay ng proteksyon sa migrant workers. Sa pulong ng mga lider ng bansa na magsisimula bukas, itutulak ni Pangulong Marcos na maglabas rin ng pahayag ang ASEAN sa nangyaring tensyon sa West Philippine Sea, partikular ang water cannon incident sa Ayungin Shoal. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 13 leaders level engagement ang dadaluhan ni Pangulong Marcos, 12 sa summit sessions kasama ang ibang leader ng bansa. Sa ngayon, may nakatakdang 4 na bilateral meetings ang Pangulo kung saan makakapulong niya ang Cambodia, Republic of Korea, Timor-Leste at Vietnam. Ngayong araw, dumating dito sa Jakarta, Indonesia, sina Timor-Leste Prime Minister Sasana Gusmao, Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh at Cambodian Prime Minister Hun Manet. Samantala, sa pre-departure speech ni Pangulong Marcos, ipinaliwanag niya kung bakit kinakailangan magpatupad ng price ceiling sa bigas ang gobyerno. Ayon sa Pangulo, ayaw niya sanang makialam sa merkado
ngunit kinakailangan niyang magpatupad ng price cap dahil sa minamanipula na umano na mga hoarder at smuggler ang presyo ng bigas. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos, pansamantala lamang naman ang pagtatakda ng presyo ng bigas. Kailangan ko may paliwanag. Ito po ay pansamantala lamang. Hindi ito tatagal. Pagdating, tayo'y umaani na ng palay. Umaani na tayo ng palay dito sa Pilipinas. Tapos na ang season. Kaya't pagdating ng panahon, papasok pa, meron tayong mga in-import na bigas. Sabay-sabay na papasok yan. At makikita, basta't ilalagay namin, dadali natin sa palengke, pabayaan uli natin ang presyo ng bigas na maghanap ng sarili niyang presyo. Sa ilalim ng Executive Order No. 39, itinatakda ang presyo ng regular milled rice sa 41 pesos per kilogram, samantalang ang well-milled rice ay 45 pesos per kilo. Tiniyak rin ni Pangulong Marcos na tutulungan ng gobyerno ang mga apektadong rice retailer. Sa kasalukuyan, ang ating DTI, ang ating Department of Agriculture, ay gumagawa ng listahan ng ating mga rice retailers, yung mga association ng mga rice retailer, kung sino man ang mga rice retailer. At habang ginagawa yan, kinakalkula rin kung ano ang magiging lugi ng mga rice retailer dahil nga sa price cap. Kaya ang DSWD naman ay tiniyak namin na meron silang pondo ihanda upang pag nakalkula na natin ang lugi ng mga rice retailer ay bibigyan naman natin sila ng tulong, katumbas na tulong. Bago umalis ang Pangulo papuntang Indonesia, pinulong muna niya ang ilang government agencies para talakayin ang mga hakbang kung papaano matutulungan ang mga apektadong sektor dahil sa price ceiling sa bigas. Samantala, update naman sa mga leader ng bansa na dumarating dito sa Jakarta para dumalo sa ASEAN Summit. Kanina, dumating na si Malaysian Prime Minister Dato Seri Anwar Ibrahim at si Sultan Bolkiah ng Brunei na naka-live feed ngayon dito sa Media Center mismo dito sa Jakarta Convention Center, Monica. Dito mismo magaganap rin dito sa left side ko kasi makikita natin yan yung mga media na nagko-cover dito sa ASEAN. At behind that wall ay dyan magaganap yung ASEAN Summit, yung mga plenary sessions at ilang mga pagpupulong ng mga leader ng bansa. At aantabayan na natin yung formal na pagsisimula ng ASEAN Summit. Bukas yan at tatlong araw na magtatapos yan, inaasahan natin sa Huwebes. At inaasahan rin natin na magbibigay ng press briefing si Pangulong Marcos kaugnay sa kanyang mga naging resulta ng mga pagpupulong sa mga leader ng ASEAN, maging yung kanyang bilateral meeting. Monica. Nel, siguro anytime soon ay lalapag na si Pangulong Marcos dyan sa Indonesia. Ano ba ang kanyang magiging unang line of business? At sa kabuuan ba ng kanyang trip dyan sa Indonesia ay magkakaroon siya ng pagkakataon na makasama ang Filipino community? Yes, Monica, sa first day ng ASEAN Summit, dyan magaganap yung opening ng second summit na kasi itong Indonesia, Jakarta, ASEAN. Ano? At magbubukas yung plenary session na tinatawag kung saan magsasama-sama yung ASEAN leaders. Then may mga tinatawag na mga ASEAN Summit na with meetings sa other nations, katulad halimbawa ng Estados Unidos at yung mga hindi kasapi ng ASEAN. Nandiyan yung pagpapalakas ng mga bilateral relationship and the ng relasyon ng ASEAN sa ibang mga bansa. So bukas yan, magaganap yung plenary sessions. Yan yung unang first line sa schedule ng Pangulo. Then yung mga second day naman ay dyan magaganap yung mga bilateral meeting. Kagaya ng ating mga nabanggit na mga bansa, katulad sa Vietnam, makikipagpulong din siya. About sa PhilCom, sa Filipino community, as of now ay wala sa ating ibinibigay na schedule. Sa ngayon, wala tayong nakikitang schedule ng Pangulo na harap siya sa Filipino community. Kasi sa ganitong mga pagkakataon, Monica, kapag may mga multi
meeting na dinadaluhan ang Pangulo, katulad nitong international event na ASEAN, ay halos puno ang schedule ng Pangulo sa mga bilateral meetings. So hindi nakakaroon ng pagkakataon ng Pangulo na makataupang palad ang ating mga OFW, mga Pilipino sa Indonesia o sa anumang bansa na kanyang pinupuntahan. Nakakaroon lamang siya ng pagkakataon kapag ang kanyang schedule ay ukol sa state visit o yung working visit na tinatawag, Monica. Patuloy kami makikipag-ugnayan. Nel, maraming salamat. Live na nag-uulat mula sa Indonesia. Nagtungo ang mga magsasaka ng sibuyas sa Department of Agriculture para hilingin na ipagpaliban muna ang importasyon ng sibuyas. Sa ngayon, anila ay bumaba na sa 70 hanggang 85 pesos ang presyo ng sibuyas sa mga cold storage. Nalulugi na umano sila dahil sa pagtagsa ng mga imported na sibuyas sa merkado. Noong nakaraang buwan ay inaprubahan ng Bureau of Plant Industry ang importasyon ng pulang sibuyas. Pero nauna rito ay nagparating na rin ng mga puting sibuyas itong mga nagdaang buwan. Ayon naman sa Department of Agriculture, pag-aaralan nila ang hiling ng mga magsasaka. Ayaw na nilang maulit ang nangyaring pagsipa ng presyo ng sibuyas sa merkado noong nakaraang taon na umabot pa sa 700 pesos kada kilo. Isa sa mga consideration niya na yun ang hinihingi ng ating pong mga onion farmers na meron pa naman silang volume sa kanilang cold storages na ilabas muna at maubos, no, rather than maluwi sila. Ipinababalik ng Philippine National Police ang tinanggap na retirement pay ng road rage suspect na si Wilfredo Gonzalez. Ayon sa PNP, kung magmamatigas ito at hindi isauli ang nakuhang benepisyo, ay mahaharap siya sa panibagong kaso. Ito ang balita ni Lea Ilagan. As a matter of procedure, we are already preparing the demand letter for Patrolman Gonzalez to return the money. Nakakuha na ng lump sum retirement pay ang dating pulis na si Wilfredo Gonzalez. Si Gonzalez ang road rage suspect na nag-viral sa social media matapos na maglabas at magkasan ng baril sa isang siklista sa Quezon City noong August 8. Ayon kay Philippine National Police Retirement and Benefits Administration Service Director, Police Brigadier General Nino David Rabaya, umabot sa mahigit 500,000 piso ang natanggap nito. That's basically the terminal leave earned credits na yun. Nakatanggap din siya ng 3-year lump sum pension po. 3 years. Starting 2016 up to 2019. Gayunman, hindi ito nakatanggap ng monthly pension na mag-uumpisa sana noong 2019. When we received the dismissal order, when the PRDS was able to receive the dismissal order, his monthly pension, which is supposed to start in 2019, it was not anymore activated. Sakaling mabigo si Gonzalez na ibalik sa PNP ang tinanggap na retirement benefits, mahaharap ito sa kaso. He will be taking civil action against him. We have already referred this to our legal, and then civil action will be undertaken against him if he refused to return the amount. Wala pang reaksyon ang kampo ng dating pulis sa usaping ito. Si Gonzalez ay nag-file ng retirement noong 2016. Matapos maabot ang mandatory retirement age na 56 years old, lumabas naman ang kanyang dismissal order noong 2019 dahil sa kasong may kaugnayan sa panunutok ng baril. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinangahalagahan. Posibleng desisyon na ngayong linggo ng Land Transportation Office ang parusang ipapataw kay Wilfredo Gonzalez. Sa isang panayam, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza na dahil hindi nagpakita sa hearing ang dating pulis, mapipilitan na silang magpasya batay sa mga ebidensyang nasa kanila. Si Gonzalez ay nahaharap sa parusang temporary suspension hanggang sa lifetime ban sa pagmamaneho bunsod ng mga traffic violation na kinahaharap nito. Kabilang ang reckless driving, disregard of traffic signs, obstruction of traffic, at improper person to operate a vehicle. Planong tapusin ng Land Transportation Office ang backlogs nito sa license plate sa susunod na taon. Posible namang palawigin ng LTO ang bisa ng mga driver's license
kung mananatili ang temporary restraining order sa supplier nito ng plastic cards. Ito ang balita ni Rosalie Cos. We already ordered 15 million plus license plates. Now every two, nag-deliver na po yan. So we continue to reduce this backlog on a month-to-month basis. But given the volume, aabutin po tayo ng by next year pa ho ang complete backlog removal. Nasa 179,000 ang backlog ng Land Transportation Office sa motor vehicle license plates ngayon, habang 13.2 million naman ang sa motorcycle plates. Ayon sa LTO, mahigit sa 15 million plates na ang in-order nito, kaya unti-unting hinahabol ng LTO ang backlogs nito. Batay kay LTO Chairman Assistant Secretary Vigor Mendoza, target na matapos ang kabuang backlogs ng ahensya sa license plates sa taong 2024. Ito ang kanyang ipinahayag ng ipresenta ng Department of Transportation ang panukalang pondo nito para sa 2024 sa House Appropriations Panel. Tiniyak din itong sapat ang budget ng ahensya para maisakatuparan ang target na ito. Sa ulat ng opisyal, bumibilis na ang delivery ng license plates. Bunsod nito, tumaas na rin ang production capacity ng LTO. Humahabol na ho tayo kasi bumibilis na po yung delivery ng plates. No? 250,000 pairs every month for the motor vehicle and 1 million every month for the motorcycle. So this is speeding up already, Madam Congressman. Even our production capacity is also increasing at 32,000 per day, no? Or around 700,000 per month. Samantala, posible namang palawigin ng LTO ang validity ng driver's licenses matapos maglabas ng temporary restraining order ang korte sa kontrata ng ahensya sa supplier nito na Banner Plastic Card. Pag-aaralan din ng LTO ang panukalang lagyan na lang ng stamp ang official receipt o certificate of registration ng vehicle owners para sa extension ng validity ng kanilang lisensya. In case mag-grant po yan, we will extend po yung mga licenses ng ating mga motorista. Hindi right now po hanggang October po yun, hindi po nila kailangan bayaran yung extension fee, no? Pero yun po yung pinag-aaralan po namin because that will have a direct impact to our revenue generating capacity for the year. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 24 na pulis ang nagpositibo sa isinagawang random drug test ng Philippine National Police ngayong taon. Ang mga ito ay mula sa halos 116,000 na pulis na isinalang sa drug test. Ayon kay PNP Forensic Group Director, Police Brigadier General Constantino Chinayog, dumadaan sa proseso ang ginagawang drug test sa PNP. Una ay susuriin ang kinuhang urine sample at kung positibo ito sa illegal na droga, isa sa ilalim ito sa confirmatory test. Sakaling muling magpositibo, saka pa lamang sila maglalabas ng report ukol dito. Binibigyan din ng pagkakataon ang mga nagpositibo na i-challenge ang resulta sa loob ng 15 araw. Yung specimen na ang i-challenge nila na if they want to involve another third party na para to erase any doubt na may o kaya nagkamali kami or whatever, yun yung purpose na. Pero same sample na? It should be the same sample. It cannot be na different sample. Inamin ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na nasasaktan siya sa pagtrato ng ilang mambabatas sa mga pulis na humaharap sa pagdinig sa Kongreso. Ngunit, ayon kay General Acorda, naniniwala siya sa intensyon ng mga mambabatas kaya't ginagawa nila ito. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Being the father of the GPNP, it hurts me really pag tayo ay nababastos sa Kongreso or sa in any other hearing. Kumakalat ngayon ang isang text message mula sa concerned PNP personnel. Pinupuna ang tila pagtatanggal ng dangal sa mga pulis na humaharap sa mga pagdinig. Nakasaad sa mensahe na hindi lamang naman anila pulis ang nababastos, kundi ang buong PNP organization. Hindi rin umano masama kung ipakulong, alisin sa serbisyo at tanggalan ng benepisyo
ang sinumang mapatutunayang nagkasala. Ngunit sana naman anila ay wag namang alisan ng dangal ang mga ito. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., bagamat nasasaktan siya sa mga nangyayari, hindi naman niya aniya maaaring utusan o diktahan ang mga mambabatas sa dapat nitong gawin. Now with regards sa nababastos tayo, talagang nasasaktan din ako as the father of the chief, the PNP. Kung pwede nga lang maiwasan to or pwedeng kumbaga, makumbinsi ang ating senators to treat us the other way. But you know, they are a separate branch. We cannot impose upon them. Naniniwala din si Chief PNP sa intensyon ng mga ito sa bawat pagdinig. I do believe in the wisdom of the Congress and the legislative body, yung ating mga senators. I believe in their wisdom. I believe in their intentions. Now, with regards sa nababastos tayo, talagang nasasaktan din ako as the father of the chief, the PNP. Panawagan ni General Acorda sa mga pulis, maging profesional at ipakita sa mga mambabatas na dapat din silang igalang. We cannot impose upon them. And also, we cannot impose respect. Respect is something that we need to earn. That's why dapat ang mga kapulisan magkaisa. We have to show to our legislators that we deserve their respect. And we can only do that by doing things the proper way, by doing things in the professional way, by following the rule of law. Hinihingian pa namin ang reaksyon ng ilang senador at pambabatas kaugnay sa isyong ito. Sunod-sunod ang naging pagharap ng mga pulis sa mga pagdinig sa Senado at Kongreso nitong mga nagdaang araw. Bunsod na rin sa mga isyo ng operasyon ng ilegal na droga at pagpaslang kay Jemboy Baltazar. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinawalang sala ng Manila Regional Trial Court Branch 16 ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Kaugnay ito sa kasong illegal possession of firearms and explosives na nagugat sa ginawang raid sa kanyang bahay sa Alvera, Leyte noong 2016. Ayon sa korte, bigo ang prosekusyon na patunayan ang akusasyon beyond reasonable doubt. Binawi rin ng saksi na si Marcelo Adorco ang kanyang naunang salaysay at sinabi na ang mga na-recover na mga baril at pampasabog ay nakuha sa ama ni Kerwin na si dating Mayor Rolando Espinosa. Na makakaapekto sa bansa ang habagat kahit na lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Hana. Pero may isa na namang low pressure area ang nabuo sa Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang latest sa ating panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, magiging bagyo ba itong LPA at makakaapekto ba ito sa bansa? At agad ni Bernard sa ating mga kasambahay, ayon sa pag-asa, malaki ang tsansa na maging tropical cyclone o bagyo itong low pressure area. At ito ay papangalanan na Ineng. Sa oras na ito ay maging bagyo. Pero kaninang alas 3 ng hapon, ito'y namataan ang pag-asa layong 870 km dyan sa may silangan ng extreme northern Luzon. At ayon sa pag-asa, wala pa ngayon itong forecast track. Pero mananatili ng ilang araw dito sa may location niya sa silangang bahagi nga ng Luzon. Ayon din sa pag-asa, yung trough nito o extension na nakaapekto sa area ng Cagayan at Isabela sa ngayon o yung kanyang pinakabuntot. Samantala, yung habagat o southwest monsoon nakakaapekto na sa malaking bahagi pa rin ng Luzon. Ayon sa pag-asa, makakaranas ng mga pag-ulan sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila, nalabing bahagi ng Ilocos Region, Apayao, Abra, Abenguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas. Sa mga lugar na yan ay posible tayong makaranas na may mga oras na malalakas po ng mga pag-ulan at posible po yung magdulot ng mga pagba at landslide dahil sa ilang araw na rin po tayo na nakakaranas ng mga pag-ulan. Yung Batanes area dahil sa epekto noong dating bagyo na si Hana na nasa labas na ng Philippine Air Responsibility, yung lalawigan po ng Batanes, makakaranas po rin po dyan ng mga pag-ulan. The rest of the country ay apektado din ng habagat pero mahina lamang ito at posibleng magkaroon ng papulupulong mga pag-ulan
pagkidlat at pagpulog. Bernard? Ray, matagal-tagal na rin tayo nakararanas ng mga pagulan itong malaking bahagi ng bansa dahil nga sa habagat. Ang tanong ng mga cameraman natin dito, kailan daw ba sila makapagsasampay sa labas ng bahay at marami na silang kailangan isampay ng mga damit. Kailan maaasahan yung mga kumbaga maganda at maaraw na panahon, Ray? Well, Bernard, kung papag-uusapan natin dito sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa kanlurang bahagi kasama ng Metro Manila, mukhang hindi pa ganun magiging maganda ang ating weather conditions sa mga susunod na araw. Dahil kung magiging bagyo nga itong LPA na ito, maaari nitong palakasin muli itong pag-iral ng southwest monsoon o yung habagat natin. Ano? At posibleng dito nga sa Metro Manila, yung area pa rin ng mga western section ng Luzon, kasama na rin ang Mimaropa, ay makakaranas pa rin tayo dyan ng mga pagulan, Bernard. Ray, ito bang mga pagulan na ito, lalo na sa Luzon region, nakatulong ba ito sa mga dam natin ngayon? Malaki bang naiangat sa level ng tubig, lalo na dito sa Angat Dam? Speaking of dyan sa may level ng Angat Dam, ano, nagkaroon na itong the past two days ay nagkaroon tayo ng dagdag na mga around 2 meters, Bernard, o more than 2 meters. Kaya ngayon ay more than 200 meters na yung level ng tubig ng Angat Dam. Titingnan natin sa mga susunod na araw kung kapag bumaba na yung tubig sa watershed. Pero yung watershed ng Ipo at La Mesa Dam ay continuously nadadagdagan yung level niyan at isang malaking factor yan, Bernard, kung bakit hindi na nagpapatupad ngayon ang water service interruption yung ating mga konsesyonaryo. At titingnan natin kung kailangan kasi maabot ng Angat Dam around the 212 to 215 meters bago tayo makapag-imbak ng sapat na tubig hanggang sa susunod na taon, Bernard. Maraming salamat, Ray Pelayo, live mula sa UNTV Weather Center. Umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura sa bansa ng habagat na pinalakas ng Bagyong Goring. Mahigit sa 42,000 agricultural areas at nasa 31,000 na mga magsasaka ang naapektuhan. Kabilang sa mga nasirang pananim ay palay, mais, gulay at mga alagang hayop. May nakahandang pang-ayuda ang Department of Agriculture gaya ng binhi at pautang para sa mga magsasaka. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents, ihatid ni Marby Delphine mula sa Perth, Australia. Marby, ano ba ang pinaka-dinadayo at pinaka-malaking music at art festival dyan sa Australia? Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, Bernard. Dito sa Australia, ang pinaka-malaking music festival ay ang Tamworth Country Music Festival kung saan halos 50,000 visitors each day for 10 days during the month of January ang dumadayo. Ito rin ang largest country music event sa Southern Hemisphere. Kaya para sa mga country music lovers natin dyan. At habang ang Adelaide Fringe sa South Australia State ang pinakamalaking arts festival at world's second largest annual arts festival kung saan halos 1 million tickets ang nabibenta kada taon. Bernard? Marami rin palang music lover dyan sa Australia. Sige, Marby, ibigay mo na ang mga balitang nakalap ng ating mga kasama sa iba't ibang panig ng daigdig. Patay ang isang individual sa Nevada, USA sa gitna ng pagdiriwang ng Burning Man Festival matapos ang malakas na mga pag-ulan sa estado. Libo-libong tao naman ang stranded dahil sa malalim na putik at madulas na daanan sa desyerto. Ito ang balita ni Justin Masakayan. Iniimbestigahan ng mga otoridad ang pagkamatay ng isang tao sa Nevada, USA habang ipinagdiriwang ang tao ng Burning Man Festival. Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang Pershing County Sheriff's Office. Gayunman, sinabing ipinagbigay alam na nila ang pangyayari sa pamilya ng namatay ayon sa pahayag.
nagkaroon ng malakas na pag-ulan sa disyerto ng Black Rock, kung saan idinaos ang pagdiriwang at tinatayang nasa 70,000 tao ang stranded ngayon sa lungsod. Malalim at madulas na putik ang kinakaharap ngayon ng mga dumalo sa festival. Kaya naman, inabisuhan ng mga opisyal ang mga stranded na sumilong at magtipid ng kanilang pagkain, tubig at gasolina. Ito ay habang sarado ang mga kalsada sa loob at labas ng event. Dagdag pa nila, huwag nang magtangkang lumabas ang mga ito gamit ang kanilang mga sasakyan. Isa sa pinakakilalang sining at kultura ng Amerika ang Burning Man. Naipagbigay alam na kay US President Joe Biden ang insidente sa Burning Man. Nakamonitor din ang administration officials sa sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa state at local officials. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pagkatanggal sa pwesto ng Defense Minister ng bansa na si Oleksiy Rezhkinov. Pinangunahan na ni Mr. Rezhkinov ang kagawaran mula pa noong magsimula ang full-scale invasion ng Russia sa Ukraine noong February 2022. Ayon pa sa Ukrainian media, pinaniniwala ang lilipat si Mr. Rezhkinov sa London, United Kingdom bilang bagong ambassador to Ukraine doon. Sa kanyang nightly address, sinabi ni President Zelensky na kailangan ng mga panibagong approach sa Defense Ministry ng bansa. Iminungkahi rin ng presidente ang kapalit ni Rezhkinov na si Rustem Umerov na siyang kasalukuyang nagpapatakbo ng State Property Fund ng bansa. Walang nakitang ebidensya ang isang independent inquiry sa sinasabing Russian ship na kumolekta di umano ng mga armas sa South Africa noong nakaraang taon ayon kay President Cyril Ramaphosa. Sinabi ni Ruben Brigidi, U.S. Ambassador to South Africa, sa mga lokal na mamamahayag na dumaong di umano sa naval base malapit sa Cape Town ang isang Russian cargo ship na tinatawag na Lady R. Dito umano kumuha at nag-upload ng mga armas ang Russian ship. Nagdala ang akusasyon ng ito na nang maraming pagdududa at tinwestiyon ang pagiging neutral ng South Africa sa gera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Diin naman ni President Ramaphosa na ang vessel na ito ay nag-deliver ng equipment na inorder ng South African National Defense Force. Dismayado si U.S. President Joe Biden dahil hindi pupunta si Chinese President Xi Jinping sa G20 Summit sa India. Subalit aniya, magkikita pa rin sila ng Chinese leader. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. Inaasahan sana ni U.S. President Joe Biden ang muling pagkikita nila ni Chinese President Xi Jinping sa gagarapin Group of 20 o G20 Summit sa New Delhi, India sa September 7 hanggang September 10. Subalit na dismaya ang U.S. Chief Executive nang mapag-alamang hindi pupunta ang Chinese leader. Sa halip si Chinese Prime Li Chang ang magiging kinatawan ni Xi. Pupunta si President Biden sa Vietnam pagkatapos ng G20 Summit sa layong palakasin ng relasyon ng US at ng Asia. Maari pa rin magkaroon ng pagkakataon ng dalawang leader na magkita sa darating na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC sa November. Noong November 2022, huling nagkita ang dalawang leader sa G20 Summit sa Indonesia. Region Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marie Delphine. Magandang gabi. Isa ang nasawi at 8 bahay ang nasira dahil sa paghuho ng lupa sa Valenzuela City kahapon na umaga, dulot ng ilang araw na pag-ulan dahil sa habagat. Bunsod ng sakuna, hindi napapayagan na lokal na pamahalaan na makabalik pa ang mga naapektuhang residente. May nakuha na rin silang relocation site na paglilipatan sa kanila. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Well, mag-announce na ho kami na this is unsafe and i-condemn na po.
So meaning ng condemn, bawal na ho sila bumalik for safety reasons. Nakita naman po natin incident. First of all, wala na yung pader At ang kanilang tahanan, nakadikit sa pader Nakahanap na ng malilipatan ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela para sa mga residenteng nasira ang tahanan sa pagguho ng pader kahapon ng umaga sa Barangay Ugong at Barangay Mapulang Lupa. Ayon kay Mayor Wes Gatchalian, 10 pamilya ang ire-relocate nila sa Disciplina Village. Inaayos lang ang linya ng kuryente at tubig na lilipatan ng mga residente. Ang 18 pamilya naman na umuupa at nakikipisan lamang, ngunit kasama sa naapektuhan, ay bibigyan ng pinansyal na tulong para makahanap ng malilipatan. Matagal na po namin minomonitor itong lugar na ito at siguro it's about time na ito pong 10 pamilya natin ay mabigyan na ng sapat at maayos at safe po na tahanan sa aming Disciplina Village. No? Doon sa mga nakausap ko, ang nagungupahan sila galing sa probinsya ay talagang walang-wala na at walang-wala ng uuwian. So tayo po ay magbibigay ng 10,000 per family po para ho makahanap na ho sila ng lugar kung saan po pwede silang pangsamantala po or permanently. Tingin ko po permanente na ho ang maging desisyon natin na mag-renta ho sa ibang lugar. Dahil giba na itong pader na ito na nagpo-proteksyon dito sa mga bahay na ito, lubhang napakadelikado na daw para sa mga residente. Maaaring muli pa itong pagmulan ng pagguho at aksidente. Ngunit posible pa daw na madagdagan ang bilang ng mga ire-relocate lalo na't nagpapatuloy pa ang mapping ng City Engineering Office kung hanggang saan ang idedeklara nilang danger zone. Bukod sa panganib ng pagguho, nasa ilalim ng transmission line ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang mga bahay kaya napakadelikado na talaga ng lugar. Sa mga evacuation center ng 2 barangay muna, mananatili ang karamihan sa mga pamilyang apektado habang ang iba ay sa mga kaanak na kituloy. Kwento ng mga residente, napansin na nila ang pagkakaroon ng bitak sa kanilang mga bahay. Nagkakaroon din daw ng butas sa sahig kapag umuulan. Nang gabi, naghuhugas ako. Nagulat ako yung lababo namin, naka-islant na ganun. Kasi nakaganon yun eh, nakaganon na siya. Oh. Tapos nung umaga, lalong bumaba yung lupa. Tapos numagitik na yung mga gilid dun sa may, dun sa halaman na ng ate ko, saka dun sa may CR. Tapos maya-maya nga bigla nang bumagsak. Tapos nagulat kami nung matanda kasama po doon pagbagsak ko. Nadaganan siya ng bato saka yung Durabox. Eh ayaw ko na po talaga doon bumalik. Eh. Tapos siguro sabihin nila sa akin na sige, babayaran ko kayo, bumalik kayo. Hindi na, ayaw ko na po talaga. Kaya anuhin ko yung pera na yun kung mawala kahit na isa sa mga anak ko mawawala. Hindi din po mapakinabangan yung pera na yun eh. Pasalamat na lang daw sila dahil umaga nangyari ang insidente kaya nakatakbo pa sila bago pa man madamay ang kanilang mga bahay sa pagguho ng pader. Pero ang 65 years old na bedridden na si Reynaldo Maraya, hindi na nakaligtas sa pagguho at tuluyang binawian ng buhay dahil sa mga injury na natamo nito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Desmayado ang ilang magulang at estudyante na pumasok pa rin sa paaralan kahit malakas ang ulan dahil hindi agad nagsuspende ng klase ang mga paaralan. Hiniling din nila na sa otoridad na sa susunod ay mas agahan na sana ang pag-anunsyo ng class suspension upang hindi na rin masayang ang pamasahe at pagod. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Nakapagod yung commute tapos nagbabayad rin po kami. Tapos suspended lang po pala. Alas 5 pa lang ng madaling araw, nakamonitor na sa balita ang nursing student na si Beyonce upang tingnan kung magkakansela ng klase ang kanilang paaralan. Sa Pasig City kasi sila nakatira at sa Quezon City naman siya nag-aaral, kaya may hirapan siya mag-commute sa lakas ng pangulan. Dahil walang anunsyo ng class suspension, pumasok siya ng alas 6 ng umaga pero pinauwi rin kinalaunan dahil nagkansela na ng klase. Nakapasok na rin sa paaralan sina Kristen at Princess bago pa malamang suspendido na ang klase. Naulanan din po kasi kami kaninang umaga. Iniisip ko po kasi wala po akong magagawa kasi wala pa pong announcement yung school. Bukod sa mga estudyante, ilang mga magulang din ang napilitang sunduin ang kanilang mga anak kahit pa na sa trabaho dahil sa late na suspension ng klase sa mga paaralan. Pagising namin alas 5, malakas ng ulan. Wala pa rin na
magsuspinde yung ulan, iabala yung mag-tetsundo. Kailangan kong tumakbo kasi nag-work din ako para sagutsunduin lang siya. Kaya yun, tapos umuulan. Ayon kay Dr. Wilma Rosal, principal ng President Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City, huli na rin ang i-anunsyo sa kanila na suspendido na ang klase, kaya agad din nilang sinabihan ng mga magulang na sunduin ang kanilang mga anak. Wala naman suspension kaninang umaga. So, yung mga AM session natin ay talagang nakapasok na sila. Dahil sa aberyang idinulot ng late suspension ng mga klase ngayong araw, hiniling ng mga magulang at estudyante na mas agahan na sana sa susunod ang pag-anunsyo ng suspension. Since umuulan last night or that's buong araw. So yun, sana magkaroon na sila ng initiative na isuspend ka agad. Sana po mas maaga po yung mga announcement nila para naman po hindi po sayang yung pera at yung effort ng mga estudyante na mag-commute. Sa mga ganitong pagkakataon ay sana ay medyo mas maaga para yung mga batang pang-umaga ay hindi pa sila nakagayak, hindi pa sila nakapasok. Pero as I've said, ito yung sitwasyon. We could just embrace positively. Batay sa guidelines ng Department of Education, automatikong suspendido ang physical at online classes kapag naglabas ng tropical cyclone wind signal, orange or red rainfall warning o flood warning ang pag-asa. Maaari rin magkansela ng pasok ang mga paaralan kung naglabas ng signal o warning ang pag-asa sa kalagitnaan ng klase. May kapangyarihan din ang mga local official na magdeklara ng class suspension kung masama ang panahon sa kanilang lugar. Automatiko rin suspendido ang mga klase kung idineklara ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nasa Intensity 5 o pataas sa lindol. Bernadette Hinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahaalagahan. Hindi lamang ang pag-aaral ng mga estudyante ang apektado ng bahang dulot ng habagat at high tide sa Hagone, Bulacan. Pati ilang mga residente dumarain na sa hirap sa paghahanap buhay. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sira po kasi yung panablay sa daan sa gawing Hagunoy. Bali po, hindi po, isang rason din kung bakit bumaba po din sa Hagunoy kasi po hindi napipigil ng mga flies daan yung tubig po na nanggagaling sa dagat. Lubog ngayon sa baha ang karamihan sa mga palaisdaan sa bayan ng Hagunoy, Bulacan, dulot ng isang ligong baha na sinabayan pa ng high tide. Ayon kay Marco, isa sa may-ari ng palaisdaan sa Hagunoy, kung magtutuloy-tuloy ang malakas na buhos ng ulan, ay posibleng masira ang mga dike ng kanilang palaisdaan. Para maproteksyonan ang kanilang palaisdaan, kinakailangan nilang bumili pa ng maraming kawayan na pangharang. Bumubo po kami ng parang harang lang po sa lupa para hindi matibag ng hangin. Bali sir, pag mapagampas po ng halon, bali inilupa po, imbis na mapunta ulit sa sapas o sa ilog, masasaka lang po doon sa, naipon lang po rin sa may pagitan ng kawayan. Samantala, dahil naman sa baha, marami ring mga isda at mga may tindahan ang apektado sa kita sa tumalaan nila ng bumibili. Natinda po ng kalaan ng isda. Nakakakunti na pong nakakahuli. Wala po masyadong kalakal dahil malabo yung tubig. Sa tindahan po, talaga pong mahina gawa ng pag-alalupot hanggang bibibay tubig. Alam mo po, ibili. Samantala, 10 paaralan naman sa Hagunoy ang isang linggo ng lubog sa baha, bukod pang mga bahay at kalsada. Halos isang linggo na rin walang face-to-face classes, kaya't maraming magulang ang dumaraing na sa hirap ng pagtuturo sa mga bata gamit ang module. Modular lang po. Pagka po pupunta po kami sa school, gumawa ang module. Iba po talaga yung nasa eskwela, talaga pong matututo yung mga bata kaysa sa bahay. Dagdag pahirap din sa mga taga-Hagunoy ang araw-araw na pag-commute. Pangkaraniwan sa kanila, sumasakay ng tikling o elevated na tricycle. 30 pesos ang singil dito kapag malapit, habang 50 to 60 pesos naman kapag malayo na malaking pahirap din sa mga residente. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinukonsidera na ng Philippine National Police o PNPLBY na election-related incident ang pagpaslang kay Barangay San Jose Chairman Alex Repato. Mahigit 200 pulis naman ang ipinakalat na sa Libon, Albay. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Sadly,
upon the validation of our team, we recommended to the regional office that the incident that happened in Barangay San Jose is election related. Isinumite na ng Albay Police Provincial Office sa Police Regional Office 5 ang rekomendasyon na ikonsidera ang election-related violence ang pagkakapas lang sa Kapitan ng Barangay San Jose, Libon, Albay na si Alex Repato. Ayon sa Albay PPO, nangyari ang insidente habang nagpa-file ng kanyang Certificate of Candidacy si Repato na pasok na sa election period. Una-una po, pasok siya sa category ng set forth by the COMELEC election period. At nakapag-create po ng situation dito sa Libon na matatakot yung mga tao. So yung isang elemento po na yung would create electoral disruption, hindi po siguro kasi with the mechanism, with the prevention that we have set, with the recommendation that we have signed together with the COMELEC, nasa regional office na po yung recommendation natin that Libon, ang municipality will be under the COMELEC control. Bunsod nito, nagdagdag na nasa 200 tauhan ang PNP Albay upang tiyakin ang katahimikan at kaayusan sa nalalapit na halalan. Kasama dyan ang Tropa ng Special Action Force at Provincial Police Mobile Force Company na magbabantay sa mga checkpoint at choke point sa kadarakit na masala rin sa nasabing krimen. Pinalitan na rin ng Chief of Police ng Libon Municipal Police Station upang lubos na matutukan ang nagpapatuloy na investigasyon. Samantala, may ideya na ang pulis sa grupong posibleng nasa likod ng krimen. Maaari aniya talagang layunin nito ang guluhin ang halalan sa bayan. Hindi man nagbigay ng detalye si Police Colonel Cunanan, pero mayroon man silang lead dito batay sa salaysay ng mga residente. There are pointers, no, na we are looking, may angulo po na tinitingnan natin, no. Do sabi ko nga, ako mismo nakapagtanong, nag-imbestiga sa ibang mga kasama po ni Colonel Repato sa mga sa ano nila, partido nila. Meron na po ba ng threat ito last year lang? At pinapaakit siya sa taas. Yun lang sinasabi, pinapatawag ng taas. Hindi po natin nila masabi kung sino yun. So yun po yung dinidetermine natin ngayon kung sino yung sinasabi lang sa taas. Sino yung mga personality doon? It's either, may grupo na behind this. Ayon pa Police Colonel Cunanan, madadagdagan ang puwersa ng pulisya at sundalo sa papalapit na halalan sa buwan ng Oktubre sa bayan ng Libon. Jerry Galicia, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Hanggang ngayong araw na lamang ang paghahain ng Certificates of Candidacy o COCs para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Samantala, ilalagay naman sa COMELEC o ilalagay naman ng COMELEC sa COMELEC control ang bayan ng Malabang sa Lanao del Sur matapos na may nanggulo sa paghahain ng COC doon. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, kumusta ang naging turnout ng huling araw ng paghahain ng COC? Yes, Monica, batay sa ating paglilibot no sa iba't ibang mga venue ng COC filing, kakaunti na lang yung naghahain ng kanilang Certificate of Candidacy o COC ngayong araw. At ayon sa Commission on Elections, Monica, ay nakapaghahain na ang karamihan ng kanilang kandidatura nitong mga nakaraang araw. Wala nang extension na ibigay ang Commission on Elections para sa paghahain ng kandidatura para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa October 30, 2023. Naniniwala ang komisyon na sapat ang panahon na kanilang inilaan para sa COC filing at mataas naman ang turnout nito. Para huling araw na po ito at hanggang alas 5 lamang ng hapon yung cut-off po natin. Kahit po walang pasok ang mga paaralan dito sa NCR, kahit sa Abra, lakas din po ng ulan. Pero nagdesisyon na po tayo hanggang alas 5 lamang talaga. Sa pagdaya ng Commission on Elections, sa abot sa 1.5 million yung nag-file ng, sa buong bansa, kasama na rito ang mula sa lalawigan ng Abra at dito sa National Capital Region, na ngayong araw lang natapos ang kanilang filing ng Certificates of Candidacy o COCs.
Pinalawig ng COMELEC ang COC filing sa probinsya ng Abra at dito sa NCR hanggang September 4, 2023 dahil sa epekto ng masamang panahon at pagsuspindi ng pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan. Actually, kahapon pumunta kami dito para magkasikaso ng mga dokumento. Kaso nga lang, meron kaming isang document na nakalimtaan. Sa datos ng COMELEC, as of alas 5 ng hapon kahapon, September 3, 2023, umabot sa 1,366,273 ang nakapaghain ng COC sa buong bansa mula noong August 28. 805,008 dito ay sa barangay positions tulad ng barangay chairman at miyembro ng sangguniang barangay, 561,265 naman para sa sangguniang kabataan. Samantala, Monica, ilalagay naman ng Commission on Elections sa ilalim ng COMELEC control ang bayan ng Malabang sa Lanao del Sur. Ito ay dahil sa nangyaring kaguluhan o election-related violence doon. Ito ay matapos may magpaputok sa kasagsagan ng COC filing noong Biyernes. May nais umanong pigilan ang paghahain ng COC para sa barangay position. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kilala na nila kung sino ang nagpaputok at ang nasa likod nito at kasama sa kanilang kakasuhan. Wala naman anyang nasaktan sa insidente. Sa lukuyan, pinag-a-apply natin ng PNP ng warrant of arrest upang ma-aresto kaagad. Number one. Number two, pa-file namin ng kaso siya ng violation ng gun ban at illegal discharge of firearms, alarming scandal. At the same time, yung mismong politiko o mga politikong na-involved sa pagpigil sa pagpa-file ng candidacy ay pa-file din namin ng kaso lahat. Monica, kaugnay nga dyan sa insidente sa Malabang, Lanao del Sur ay nagdagdag na ng tropa ang pamahalaan, particular na ang Philippine National Police at gayon din ang Armed Forces of the Philippines. At dito naman, Monica, sa issue ng libo, no, dyan sa probinsya ng Albay, ayon sa Commission on Elections, hinihintay na lang nila yung formal na rekomendasyon mula sa Philippine National Police na isailalim din ito sa COMELEC control. At pagkatapos nga, Monica, nitong paghahain ngayon ng COC, ang susunod naman na abangan natin ay yung inaasahan naman na pagbabaklas ng COMELEC sa mga illegal campaign materials na nakasabit dahil bawal pa ito dahil ang campaign period ay nakatakda sa October 19 hanggang 28, 2023. Dalawang araw ito bago ang nakatakdang halalan sa October 30. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Monica. Dante, medyo nabanggit mo na magdadagdag ng mga sundalo at mga polis doon sa COMELEC-controlled na lugar. Kapag ba isang lugar ay isinailalim, bukod doon sa mga nabanggit mo, ano pa yung mga maaari maging pagbabago doon sa inilagay nga sa COMELEC-controlled? Yes, Monica. Pagkadagdag ng tropa ng pamahalaan, mas stricto ngayon ang COMELEC dahil kumbaga sila yung makapangyarihan ngayon over sa PNP at gayon din sa Armed Forces of the Philippines. So mas inaasahan natin stricto yung pagpapatupad ng election gun ban, yung checkpoint na ipapatupad para yung mga nagnanais na maghasik ng anumang karahasan sa eleksyon ay mapigilan ng COMELEC. Well, ito rin ay sa pakikipag-ugnayan ng COMELEC, pangunahin na doon sa mga nanunungkulan dahil sila yung mas nakakaalam doon sa kanilang lugar. Ibig sabihin nito, Monica, sa madaling sabi, ay hindi kumbaga makapagdesisyon ang sino man doon, ang LGU. Walang nga kapangyarihan na magdesisyon, kundi ang Commission on Elections ang on top kung ano man yung kanilang gagawing hakbang kapag ang isang lugar ay nasa ilalim ng COMELEC control, Monica. Maraming salamat, Dante Amento, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Humarap sa Senado si Vice President Sara Duterte upang depensahan ang panukalang pondo ng kanyang tanggapan para sa susunod na taon. Pangunahing natanong sa Vice Presidente ang tungkol sa hinihinging confidential funds at ang mahigit 400 niyang security aids. Ito ang balita ni Harleen Delgado. We can only propose, but we are not insisting
we can live without confidential funds. Naging sentro ng pagtatanong ng mga miyembro ng Senate Committee on Finance ang 500 milyong pisong hinihinging confidential fund ng Office of the Vice President o OVP mula sa kabuuang 2.8 billion pesos na pinapanukan ng budget ng opisina. Bagamat sinabi ni Vice President Sara Duterte na kaya naman nila mag-operate nang wala ito, mas magiging madali umano ang kanilang trabaho kung maaprubahan ang hinihinging halaga. But of course, our work will be much easier if we have the flexibility of confidential funds in monitoring the safe, secure, and successful implementations of the programs, projects, and activities of the Office of the Vice President. Kabilang anya sa paglalaanan ng naturang pondo, ang ligtas at matagumpay na implementasyon ng lahat ng mga programa ng OVP. Kasama na rin anya sa paggagamitan nito ang kanyang trabaho bilang co-chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Ayon kay VP Sara, ibinabahagi rin umano nila sa security agencies ang mga nakukuha nilang impormasyon. Yung Million Trees, yung pagbabago advocacy, libreng sakay, the permanent office, the VP's museum, and the omnibus law or charter, bawat isa sa mga ito gagastosan ng confidential funds ng opisina nyo? Yes. Mainly, the confidential funds, as I said, is for the safe, secure, and successful implementations of the programs, projects, and activities and engagements of the Office of the Vice President. We did the surveillance of complaints from constituents in Bulacan with regard to the selling of OVP assistance and the selling of tupad projects. Ngunit ayon kay Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros, dapat ipaubaya na lang sa security agencies ang surveillance at intelligence gathering. Iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno in the same way na yung mga civilian agencies ng gobyerno, whether OVP itself or kahit DepEd, ay kumbaga shop nila yung kanilang mandates at yung kanilang expertise. Ipinunto rin ng mambabatas na di hamak na mas malaki ang confidential funds na hinihingi ng OVP kumpara sa ilang ahensya sa security sector gaya ng Department of National Defense at National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Depensa naman ng Vice Presidente, iba-iba naman ang mandato ng mga ahensya ng gobyerno. Sa kabila nito, ipinauubayan na anya nila sa Kongreso kung pagbibigyan ng kanilang hiling na confidential funds. Natanong naman ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang naging paglilipat ng 221 million pesos mula sa contingent fund ng Office of the President bilang confidential fund ng OVP kahit na wala ito sa 2022 national budget. Kinumpirma ni VP Sara na humiling sila ng budget sa opisina ng Pangulo, ngunit mas masasagot niya ito ng Department of Budget and Management. Inusisa rin ng mga senador ang lumabas sa Commission on Audit Report na mayroong mahigit 400 security detail ang Vice Presidente. Kinumpirma ng OVP na mayroong 433 personnel ang Vice Presidential Security and Protection Group o VSP-SPG as of December 2022. Binuo ito noong June 2022 para magbigay seguridad para sa kasalukuyan at mga susunod na pangalawang pangulo. Wala rin umanong nilalabas na pera ang OVP para sa pasweldo sa security detail dahil binubuo umano ito ng mga miyembro ng Pambansang Pulisya at Armed Forces of the Philippines. Is there an explanation for such a large number as has been criticized in both the media as well as Congress? The determination on the number and deployment of VPSPG personnel is largely dependent on the assessment of the AFP and the PNP. Sa huli, inaprubahan ng komite ang proposed budget ng OVP matapos ang mahigit isa't kalahating oras na deliberasyon. Ang Senate Minority Bloc, itutuloy na lamang anila ang kanilang pagtatanong kapag sumalang na sa plenaryo ang budget ng opisina ng pangalawang pangulo. Harlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang pamamayagpag ng Senate, AFP at PNP teams sa kanilang mga laro sa UNTV Volleyball League. Nananatiling walang talo ang AFP Lady Gunners na nangunguna sa team standings. Ito ang balita ni Rina Villamor Camara. Not the best passes you see.
nagsisimula ang laban ng Judiciary at Senate. Nagpakita ng mga magagandang rally ang dalawang kuponat. Sa first set, nakuha ng Senate ang lamang 20-25. Ngunit pagdating sa second set, hindi maganda ang coverage ng Lady Defenders sa bola, dahilan para maging 7-0 ang score bago pa man makakuha ng unang puntos ang Lady Defenders. 25-20 sa second set pabor sa Justice servers. Mas maraming errors naman ang Judiciary sa third set. At 17 attack points din ang ipinamalas ng Senate para makuha ang set na ito 25-23. Sa huli, mas naging consistent sa laro ang Senate para maiuwi ang panalo sa ika-apat na set 25-22. Best player of the game si Sheila Cecilio. Atake sa likod, zone 6 is open. Sinasabi ko lang sa kanila, maniwala lang kayo sa kakayanan nyo, maniwala kayo sa galing ninyo. Huwag kayong maglaro based din sa nilalaro ng kalaban. Meron kayong laro, meron tayong iniensayo, yun ang gawin ninyo. Sa ikalawang laro, naging unstoppable pa rin ang AFP Lady Gunners. 14-25, 16-25 at 4-25. Para maiuwi ang panalo at manatiling nasa taas ng team standings, si Yen Olores ang best player of the game. Pa rin kasi kailangan mag-relax. So kailangan continuous pa rin yung practice nila, then makipag-tune up pa rin sa mga ibang teams para yung galaw nila tuloy-tuloy, hindi bumababa, kailangan dapat umaangat. So para pag-game nila is, ayun, maganda yung result. Sa third game, DFA at PNP. Lumaban ang husto ang DFA pero mas maraming atake at magagandang blocks ang PNP. 13-25 sa first set. Halos tabla naman ang score sa second set at naging palaban ng DFA. 22-25. Maganda ang digs na ginawa ng Lady Patrollers para makuha ang third set, 18-25. Best player of the game, si Tin Bangkola. Pinagandaan naman talaga namin sila kasi hindi kami nagbigay ng kumpiyansa na bigyan sila ng pagkakataon para matalo kami. Pinagandaan namin sila sa attack, sa service. Nag-aralan namin yung kung saan sila mahina, doon kami nag-focus. Abangan ang susunod na laro sa Linggo, September 10. Ang Judiciary kontra Ombudsman, alauna ng hapon. PNP at Senate, alas 3 ng hapon. At AFP kontra DFA naman, ng alas 5 ng hapon. Rina Villamor Camera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Happy Monday sa ating mga kasambahay. Happy Monday sa iyo sa unang araw ng Linggo. Oh, happy Monday kahit maulan. Oo nga, maulan. At sabi sa forecast, mukhang magiging maulan pa sa mga susunod na araw. Yun yung tinanong ko kanina kay Tata Ray dahil itong mga cameraman natin, magsasampay daw sila ng blanket eh. Hindi matuyo-tuyo. Oo. Oo, napakahirap. Ako rin eh. Kahit yung maninipis na damit, sayang lang nababasa ulit dahil hindi talaga matuyo. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga kasambahay natin dahil nga expected na medyo magiging maulan pa rin po ang ating mga susunod na araw. Ito na Bernard, yung ating inaabangan. Oo, at mainit na topic na kinumentuhan ng ating mga kausi. Sabi ni Linda Tavas, lahat sana sa hanay ng gobyerno, may random drug test na ginagawa. Ayan. Sabi naman ni Erica Mapagmahal, tungkol naman sa weather, ito na nga yung pinag-uusapan natin, no? Kasi nga sa climate change, apektado lahat ng bansa. Mabuti nga sa Pinas, bumabagyo, sa ibang bansa nasusunog sa tindi ng init. Anything naman siguro sobrang init, hindi talaga maganda, no? Sobrang lamig, hindi rin naman sobrang maganda. Balanse nga, ika nga. At ito na. Shout out na pala. Shout out, Monica. Oo. Siyempre, hindi naman natin nakakalimutan i-shout out yung ating mga naging kausi. Ngayong araw, umpisahan na po natin si Patrick Gonzalez. Maraming salamat po sa inyong panonood. Porita de los Santos at Evelyn Cacho. At ganyan din po kina Arvel Dolor. Happy viewing kina
Jeff Castro at kay Maria Proserpe Panganiban. Nakakatuwa kasi mga parang bagong pangalan to binabasa natin. Parang ngayon ko lang nabasa yung pangalan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at magkita-kita po tayo muli bukas ng hapon. Narito naman po ang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Santiago 1 at 20 na nagsasabi, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi, aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.